Hello mga kababayan, pasensya na at wala ngayang ito. Ang pip! Ayaw man yun eh. I did that. How about, come on. Ano ba yan? Nawalan ako ng ano. I don't know. Sandali lang mga kababayan, sandali lang. Bayan. Ikat na lang. Ikat ko na lang itong party na to. Kumusta mga kababayan? Okay. Mukhang nakabalik na tayo. Loko naman ito. Kung kailan naman. Tingnan ko nga. Ayan. Loko ka talaga. Ang aga-aga pa, nagluloko ka na. Ay, ka muna. Ay, naku, grabe naman. Walang hiya talaga naman ang aga-aga pa eh. Unang-una pa lang. Kumusta mga kababayan? Hello po. Welcome ulit dito sa ating channel. This is Nancy Bicolana. Pasensya na po. Nangunguna dito. Salamat sa mga nag-ooto. Kayo talaga. Maraming salamat. Si Ducky Del Rosario. Hello po sa inyo dyan. Ducky. Von Ryan. Good evening, Manay Nancy. Ducky Del Rosario. Good evening po, Madam. Nancy Bicolana at mga kapatid. Sandy Sculano. Good evening, Manay Nancy. Nag-like na po. Maraming salamat. Jose Angeles. Hello. Do you have good news? Iwan ko lang. Iwan ko. Alam mo naman po tayo, nagsishare-share lang tayo ng mga nakikita natin. Kumbaga, parang si kapitbahay mo nakakita ng news, sinishare lang sa inyo. Cecil Kumarocha, Kuramochi. Hello, watching your live from Japan. Boss, shout out po. And always stay safe. Maraming salamat. Bon, Ryan. My post, Lenny, kahit kukunti daw sila, sila pa rin ang nanalo dahil ang 31 million voted for BBM ay troll at di totoong tao. Hindi pa yan. Sinabi pa niya, di ba, na at least tayo, hindi, wala rin bayarang troll. So, matagal na po niyang sinasabi na ang mga bayarang troll. Kung sasabihin niya na lahahabulin daw po niya at kakasuhan daw po niya yung fiddler ng news at mga disinformation, kung sisimulan po daw niya yung pagbaba niya mga kababayan, abay simulan natin sa kanya. At saka, how are you going to define fake news? Kasi mga kababayan, every time magsalita ka, kahit hindi naman yun, sasabihin, oh, fake news yan. Di ba? O, paano mo sasabi? Paano mo madi-define yan? Ba? Ayun pa. O, sinasabi mo sa amin, hindi kami totoong tao. Anong tawag mo sa amin? Mga ano, mga bato? Oh. 'Di ba? Sabi niya, Lenny Delago, hi Madam Nancy, greeting to all our kababayan at sa iyo, happy blessed Monday. Wala nang katapusan ang state tax na yan. Ayan na nga. Kahit ano pa, basta't nabanggit ang tax, kahit hindi man it has nothing to do with BBM, isisiksik talaga 'yan. At mali-mali pa 'yung sinasabi. Sabi naman ni Ducky Del Rosario, maligayang bati po sa ating pangalawang pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Bon Ryan, until now, bitter si Lugaw. Pero tayo ang
yung kanyang ano, spokesperson, tayo ang pinasabi, ngayon lang daw siya nakakita, nananalo na nga sila, wala pa rin tigil ng kakapanira. My gosh! Yun ang problema sa inyo, one-sided kayo eh. Kaya ayaw sa inyo ng tao eh. You're not fair. Diba? At sabi pa ni Bowen Ryan, there will be no reconciliation until bitter si Lugaw. Yes, napaka, it's very disappointing talagang hindi siya dumating sa inauguration ng ating Vice President, Mayor Sara. Mayor pa rin siya. Passion Ayon, good day Ma'am Nancy. Musta po, nalulungkot kami kasi pababa na si Tatay Diggs. Maraming salamat, PRD, you're the best. Kulto ni Tatay Diggs. Yun nga po, hindi yung pinakita ko kanina, hindi nakikita lahat yung mga ginawa kong sulat sa ano sa babae. But I hope makita yan sa ano. Sabi naman ni Line Dilago, nakikita ka namin, beautiful pa din ang beauty mo. Salamat, Maximo Lopez. Junior, hello. Nancy watching from American Canyon, California. And si Omar Lugod, good day, Ma'am Nancy. Palagi po akong nanonood sa vlog mo. Watching from Las Piñas City. And sabi ni Dr. Rosario, good morning and evening po. Atin Kuya, Ram, Trixie Villa11, Jace Guerra, William Orsimborio, Roger Mabait, Kablog with Jet. Happy blessed Monday, Tuesday. And Annabelle Celis watching from California like Dan too. Maraming salamat po again. Bago tayo mag-start, paki-subscribe po kung hindi ka pa nakapag-subscribe at click yung notification bell para po kayo ma-notify sa susunod nating live. Pakisama na rin po yung like. Maraming salamat po at maraming salamat sa nag-o-auto. Paki-like-like mga kababayan. Si Melanio Hirona, good evening Manay. Good evening Nancy, dito sa Pilipinas ay morning na. Lagi ako nanonood sa iyo dahil alam tama ang sinasabi mo. Kaya subaybay ako. Ako'y pinanganak ng 1949. Kaya parang tatay mo nala ako. So Tatay Melanio Hirona, kumusta po kayo dyan? 1949 ha? Wow. So alam niyo mga kababayan, nasabi ko na nga po, itong si BBM. Naalala po ninyo noong matagal na bago pa po pumasok or nagpahiwatig si BBM, si PBBM, natatakbo siya, bago pa po yan. Pinag-uusapan na po talaga yung agriculture na yan. Mayroon pong dito sa mga iba nating viewers na sinasabi noon, nag-aalala sila na pag nanalo daw po si PBBM, baka mapabayaan yung farmers nila, mapabayaan yung kanilang pagsasaka. And again po, sinabi ko sa kanila noon-noon pa na hindi sila dapat mag-alala kay PBBM dahil yun nga po ang priority niya. Natatandaan ko yung uli. Mga maliliit na radio lamang po ang pinupuntahan niya noon, lagi niyang sinasabi, ang agriculture, kailangan nang ayusin yan. Kailangan nating pakainin natin ang sarili natin. O ito na nga, di ba, katulad nitong pandemya na to, kung nagsara po yung mga lugar po na binibilhan natin ng bigas, paano tayo kakain? Di ba, hindi naman tayo sanay sa tinapay na lang palagi, pati tinapay, mahal na rin. Yan nga pong agriculture, tingnan mo. Siya ngayon ang secretary ng Department of Agriculture for now. Aayusin daw po muna niya ang agriculture natin. Kasi nga po, siguro pagpabayaan muna naman yan sa iba dahil marami na pong humawak niyan. Kasama na po yan si Kiko, hindi na aayos. Lalo lamang pong nagiging kawawa yung iba nating mga magsasaka. So, kailangan pong ayusin yan kasi kahit po tayo pag hindi na pagbilhan ng mga bigas, hindi tayo magugutom. Yun, so, ayan na nga, di ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-alala sa agriculture dahil yun ang uunahin ni PBBM. At yun po ang sinabi niya. Kaya ayan. Pangalawa pong sinabi niya noon ay ang electricity natin. Yan po ay talagang kailangan natin. Kasi nga po ngayon, parang nakakatakot magbukas ng air conditioner o kahit man lang electric fan dahil nga po sa sobrang mahal. Diba? At pangatlong sinabi niya, itong internet na kailangan ayusin. Ba't tinagin ngayon, economy po. Ito siya.
ka muna. Basahin muna, baka may may nandito pa na kailangan basahin muna natin. Si good, sabi ni ano ni James Saito, BBM, hahawakan agriculture, nagkamayan si BBM at PRD sa baba pa lang. Anong nagsuplado si PRD kay BBM sa birth TV vlog tingnan. Alam po ninyo, William Simborio, hello, Roger Mabait, good morning sa iyo, have a beautiful day, sabi ni Eddie Dilantar. Good morning, Madam Nancy, from Kababayan Mong, Bisaya in Vancouver, BC, Canada, I love watching your vlog. Ako po ay Bicolana po. Pero gusto ko rin naman mga Bisaya, di ba? Alam niyo mga kababayan, sagutin ko muna ito si James Saito. Alam mo James Saito, maling-mali po sila. Kasi nga, wag ninyong pag-anuhin si Tatay Diggs. Meron ako maliit, pakita ko lang ito. Mga 30 seconds lang po ito, 30 seconds lang to. Tingnan po ninyo, ang tagal po, every time nalalapit si BBM kay Tatay Diggs, lagi siyang nakaganon. Ang hilig ni BBM yun, yung ganon. Talagang very friendly siya. Tingnan mo itong 30 second lang po itong kinuha ko kasi napaka-cute eh. Tingnan mo naman. Oh, bago tayo magsimula, sayang naman. 30 second na kukyutan lang ako. Ganda tala eh. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo. Ano yan? Diba? Tingnan mo, lagi siyang paakap palagi, diba? At tagal ng kamay nila. Huwag nyo nang pag-anuhin sila. Okay naman sila eh. Sabi pa nga, nag-usap pa nga sila. After that, so, wag niyo na pong bigyan ng kung ano-ano pa. Let's move on na po tayo. Wala pong problema yan. Mga politician po yan, alam po nila, mga very, ano po sila, mga, tama ka, James Rito, maraming nag-ano na, bakit daw inignore si ano, lalo na po nung hinabol siya ni Madam Amy, di ba, nakaganyan siya. I will tell you why. Na hindi niya alam na tinatawag siya. Mahina po ang pandinig ni Tatay Digong, kanan yata. Nakita po ninyo, sabi niya, siya mismo ang nagsabi, na lalo na po yung kanyang kanang paa, hindi naman agad-agad nakakaganon yun eh. So wag na po sana nating anuhin yung kanyang ano, tama ka. Wala pong issue dyan. Sabi ni Ducky de Rosario, ang Pangulo Marcos, sa senior po ang nagbigay ng lupa sa magsasaka sa pamamagitan ng Masaganang 99. Natandaan niyo yung isang viewers natin na mag-research daw ako, wala daw nagawa si late President Marcos sa 20 years daw po niya. Kaya nga po, mag-research siya, ikumpara niya yung 20 years ng late President Marcos at ang 30 years ng mga Dilawan. O sabihin na natin, ay, hindi naman sila lahat Dilawan eh. Kahit hindi sila lahat mga Dilawan, magkakakampi pa rin kayo. Sabi ni JJ Kojima, bless, good evening po Ma'am Nancy at sa lahat. Hello JJ Kojima, musta ka? Sabi ni Kayla Sikir, morning po Ma'am Nancy, like na po and share always. Keep safe and take care always watching kahit late na, habol pa rin. Thanks po Ma'am Nancy. Hindi naman nagsimula lang tayo. Nakita ko lang yung comment ni James Saito tungkol sa ano pagkakamay ni BBM. Sabi ni William Simborio, Ma'am Nancy, good evening po sa inyo watching live from Davao City. Like na po ako at magandang umaga sa inyong lahat. Saan man kayo naroon. Kablag with that, first time ata na kasaysayan ng Pilipinas ng isang presidente ay hahawak ng isang ahensya ng gobyerno.
Yes, at agriculture, DA pa. Alam po ba ninyo, sa Philstar yata yun, Semmer, may nagsabi na agad, mga farmers daw, wala daw pong, kumbaga, kakayahan si PBBM na hawakan yan. Alam po ba ninyo, hahawakan po ba yan ni PBBM kung hindi niya kayang ayusin yan? Di siya rin po ang masisira. Alam po ninyo, matagal na po yan, alam nila yan. Sinabi na sa inyo kung anong gagawin eh. Yung mga iba namang farmers naman, bigyan niyo po siya ng chance. Good morning po, Ma'am JJ Kojima. Have a wonderful, blessed Tuesday. Take good care of your health. Always, sabi ni Ducky Del Rosario. Corazon, Magpayo, Coronel. Hi, Ma'am Nancy. Pilit ng pinag-aaway. Yun nga po ang gulo-gulo. Waya, hayaan nyo na sila. Let's move on. Napaka-exciting po na mga pangyayari na dapat na mangyayari. Lalo na po sabi ni Mayor Sara, diba? ni Vice President Duterte, na hinohope po niya na magiging priority or ma-post po yung ROTC sa 19 Congress, diba? Oh. So inaayos na po. Sabi naman ni Victor Rendon, banat bay kasi pinalalaki pa. Ang dami pong mga small issues na pinalalaki. You can make comment, pero hindi na dapat palakihin pa yan, di ba? Because we're all adult. Things happen. But tingnan po natin ang wide, the bigger, nice horizon, not just little things, di ba? You can comment, but don't make it so big. Sabi ni William Orsimborio, yes, JJ Kojima, good morning din sa iyo. Have a beautiful day. Sabi ni Rhoda, good morning, Ma'am Nancy. And sabi ni JJ Kojima, nako, gawa pa ng issue ang outgoing and incoming president. Wag na po. May nag-share din sa Facebook na nagnitian at nagkamayan sa baba at hindi sa stage. Diyos mo naman, busy-busy na nga si Tatay Ding. Nagmano pa ito si Andrew. Alam po ninyo, at wala po siyang kasama, natatakot ako. Alam po ba ninyo, yung kanang paa ni Tatay Digong, may problema po yun. Hindi siya agad-agad nakakaganyan. Saka pag may edad na talaga, wala na po yung, yung balance natin, diba? Wala pa siyang kasama doon. So, lalo nang ginaganon siya ni Madam Amy, hindi agad siya tinawag siya. Mahina po ang pandinig ni Tatay Dig. Sinabi na sa atin yan. Diba? May problema siya. So, kung ano-ano mo tinikita ninyo eh. ng ibang tao, diba? Naka-join ulit sa live mo. Lagi na lang kasi, sabi ni Rhoda, ako nahuhuli sa live kaya pinanood ko na lang. Maraming salamat, sabi ni JJ Kojima James. Ito, magandang umaga po. Kila si Kier, nakakatawa din, Ma'am Nancy, yung usap nila Inday at PBBM at State. Ang cute nila doon, ganda nilang tingnan at mata, diba, gandang tandem ng BP Sara. Oh, yeah, proud na proud si BBM kay Mayor Sara. Ay, kay Mayor Sara na naman, Vice President Sara Duterte. Kablag with Jad. Good morning, JJ Kojima, Daki Del Rosario, Roger Mabait, William Orsimborio, Trixie Villa 11, and Ram. Sabi ni James ito, wala pang June 30 at saka aayusin pa yan. Baka abutin pa ng 1 year yan, maayos ang agriculture. Ay, hindi po ito madalian. Kaya lang po, ina-align na. Kasi nga, baka nga tayo ay hindi na pagbilhan na ng bigas. Di ba yung iba, nag-i-stop na daw pong mag-export. Dan like na rin, musta po kayo, ganda nyo po lagi, kaya ikaw one of my idol vloggers sa lahat ng kudos po sa inyo, ma'am. Maraming salamat, Rhoda. Wala pang June, sabi ni Jim Saito, June 30 at saka aayusin pa yan, baka abutin pa ng 1 year na yung maayos ang agriculture, bakit ang bigas ba lang buwan bago mo makain, yun nga. Matagal pa talagang, pero talagang naghahanda niya, di ba? Siyempre, kumbaga, maganda na ng payong bago umulan. Rolando Baluta, like na po. Good AM, Japan. Sana, Marcolita, may number cabinet ni BBM Sara. Kaya lang, di ba? Annabelle Celis, yes, ROTC ituloy yan. Carmen Munaligod, good day, Madam
God bless po sa inyo, nag-like na po. Maraming salamat. Hello, morang edad, 18 anyos, ay nasa Cavite na po. PBBM sa Executive Department ni Apo Lakay. Sabi nga po ni Madam Amy, yan na lang po yata ang pinag-uusapan namin palagi. Diba, tungkol sa agriculture? Sonny Perez, paangat na ang Pilipinas mula kay Digong, susunod Inday, tapos Marcos ulit. Romualdez, tuloy ang ROTC, sabi ni JJ Kudima, para magkaroon ng disiplina ang bundok at bumalik. Ano naging bundok? Bumalik ang pagmamahal at respeto sa gobyerno at sa bansa. Vicky Mastuda, good morning po. Kaya si Bongbong, hawakan ng agriculture dahil ang tatay ni PBBM awake ang agriculture. Kaya ni PBBM, salamat po. Oo naman, I don't doubt that. Kasi hindi po yung gagawin ni PBBM kung hindi niya alam. Ano, ipapasubo niya sarili niya? Diba? Hindi po. Kaya sabi ko nga, at pakita ko muna uli ito, 30 second din ito. Sabi, dito po medyo na parang na ano yung aking na nakakapaluha, di ba? Ang tagal, oh, tingnan mo. Tinatapik-tapik niya, like, baby niya. Diba? Sabihin ninyo nag-away-away kung ano-ano na lang sinasabi ng mga iyan. So ito po si BBM. PBBM, ang ating new agriculture secretary. For now po yan. Siguro ayusin lang yan. Inanunsyo ni President-elect Bongbong Marcos na sa ngayon ay hahawakan muna nito ang Department of Agriculture. Ito ay para sa aniyan magkaroon ng mabilis na pagkilos para sa nakabantang problema sa pagkain. Nagkaroon ng pagpupulong ngayong araw si President-elect Bongbong Marcos Jr. kasama ang kanyang mga incoming cabinet member na sina DBM Secretary-designate Benjamin Chocno, PSWD Secretary-designate Erwin Tulfo at NEDA Secretary-designate Arsenio Balisacan. Pagkatapos, humarap ang mga ito sa media. Si President-elect Marcos Jr. inanunsyo na ito muna ang hahawak ng Department of Agriculture o DA. Balak ni Marcos Jr. na siyang uupo munang kalihim hanggang ma-reorganize ang departamento. Ang anunsyo ng President-elect ay kasunod ng banta ng food crisis. As to agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture at least for now. And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. And that is why I thought it's important that the President take that portfolio so that not only to make it clear to everyone what a high priority we put on the agricultural sector, but also as a practical matter so that things move quickly because the events of the global economy are moving very quickly. We have to be able to be agile, we have to be able to respond properly in a measured way as soon as there is a situation that needs to be addressed. Ilan sa mga priority ni PBBM bilang incoming secretary ng DA ang itong ating food production. Paglalahad nito na meron ng mga bansa ang nagpatupad ng export ban tulad ng bansang Thailand at Vietnam. Anya, ang dalawang bansa na ito ay ang pangunahing pinagkukunan natin ng imported rice. Oh! So we have to compensate for that by hopefully by increasing production here in the Philippines. So that's one. The other priority, which is equally important, although it is a long-term process, is the restructuring of the Department of Agriculture.
Ang kapatid ni PBBM na si Senator Annie Marcos, una nang sinabi na gamay na gamay ng President-elect ang problema sa DA. Sa akin, alam naman ng aking kapatid na si Bongbong, ang ating bagong Pangulo, kung sino-sino at ano-ano ang mga problema sa agrikultura. Malapit sa puso namin, hindi lamang dahil taga Ilocos kami, taga Northern Central Luzon, kundi dahil yung tatay ko talagang tumutok sa kabukiran nung panahon niya. Kaya't lumaki na yata kami sa pag-uusap tungkol sa pagkain. So, wag po ninyong i-underestimate ang kakayahan ni PBBM dahil hindi po niya hahawakan 'yan kung alam niyang kung alam niyang hindi niya kaya. So, give him a chance po. Wag muna ninyong, ang dami naman kasi sa inyo, eh, lagi na lang kayong ganyan eh. Hindi niyo pa nga nasusubukan eh, 'di ba? Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo na naisingit ang estate tax. Nagbabalita-balita tungkol sa tax, na isingit pa rin. Pakinggan po ninyo yung sagot ni Benjamin Jokno po, yung ating Department of Finance. After yung isa. Ipauubayan na raw sa korte ng susunod na BIR Commissioner at Finance Secretary ang usapin sa estate tax ng pamilya ni President-elect Bongbong Marcos. Ang incoming chief naman. Sana naman tigilan nyo na po yan. Tigilan nyo na po yan. Mahiya naman po sana itong kakalagay ninyo dyan sa news ng estate tax. Mahiya naman po sana tayo sa bagong darating na presidente. Bigyan nyo naman sana ng kahit kaunti man lang na honeymoon, kahit isang minuto lang. Grabe. Ang National Intelligence Coordinating Agency, bineberipika ang impormasyon na may grupo na umanong balakiyain si President-elect Bongbong Marcos. Ayan pa. Ngayon pa lang, sinasabi na ng mauupong BIR chief, hindi na kailangan magpataw ng mga karagdagang buwis. Sinabi na ni Governor Jokno, na hindi kami mag-i-introduce ng bagong buwis kasi ka-i-introduce lang ng mga bagong buwis, no? It's improving collection efficiency. It's the compliance to these new laws in the past, no? Medyo hindi pa maximum ang compliance. So I don't think additional taxes will have to be imposed. It's a matter of seeing to it that the taxpayer can comply easily. Bago ang eleksyon, isa sa pinakamainit na usapin ang hindi pa umano nababayarang estate tax ng mga Marcos. Sinabi pa noon ng BIR na nagpadala na sila ng demand letter sa mga Marcos noong December 2021 para singilin ito. Mali! Mali! Hindi po sila nagpadala ng letter para singilin. Mali! Sinabi na po ng BIR chief na nagpapadala sila ng letter na dati nang pinapadala ilang dekada na po. Hindi po sila naniningil because nga po, hindi pa nga po pwedeng singilin. Pero sabi ngayon ng incoming BIR chief. Nasa korte yan, wala yan sa BIR, wala yan sa DOF, so na courts. Now, ang sinasabi mo, what if the... So, kung nasa korte po yan, paano po sinasabi ng GMA na nagpadala na raw po ng sulat para maningil? Kung nasa korte pa yan. Dapat naman po ituwid-tuwid na yan. Hindi pa po masisingil iyan. Hindi pa po tapos. Pinag-uusapan pa po yan. Sinabi na nga eh, di ba? Ang gulo, di ba? Courts already tells me to collect it. Mm. Okay? Titingnan ko kung how it was worded, no? And then we will comply. Yung utos ng korte. Mm. Na naman talagang hinihintay lang natin 'yan. So, kung iniintay po ng bagong BIR chief ang utos ng korte, why is it po sinabi nilang sinisingil na po noon pa ng BIR? Di ba? Tingnan po ninyo ang sagot ni ng ating Department of Finance ni PBBM. Ganito rin ang sinabi ni incoming Finance Secretary Benjamin Jokno na siya ring nakakasaklaw sa BIR. I think ilang ba yan? 40 years na yan or 35 years hindi, ano? I think it's unfair to put the burden on me, you know? Kita mo na, kumbaga sabi niya tagal-tagal nito, it's unfair naman na ilagay sa kanya ang burden nito, 'di ba? Ganyan na lamang po sila palagi, 'di ba? Dapat na-collectan 'yo kung that is collectable. And so
we leave it to the courts to decide on that. Samantala, ang retiradong police dyan. Diba? Oh, kailan pa nila po ito titigilan? Are you going to just make that, ano? Ulit-ulitin na naman po ba ninyo yan? Yan, 200 entry billion na tax, estate tax na yan. Ilan beses na pong sinabi, hindi po totoong naningil ang BIR because wala nga po silang sisingilin. Ang sinabi lang po nila, nagpapadala kami ng letter, the same letter na pinapadala taon-taon kahit mga nakaraang administrasyon. Wala pong paniningil. Kaya kasi po hindi pa po ito tapos. Pinoproseso pa po sa korte, maghintay sila sa korte. So anong sinasabi po nila na nagpadala na ang BIR noong December 2021 para singilin? Mali na naman, 'di ba? Ayan, sino nga po ang merong nagpapakalat ng disinformation dito? Dapat po 'yan ulitin. You know, arrange po ninyo yung sinasabi ninyo tungkol sa BIR na naniningil po. Hindi po, tingnan mo, sabi ni ano ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno. Kung yan ay collectable, dapat noon pa kinulik na yan. Diba? Ngayon, kung sasabihin, nasa korte na po yan, bakit lagi niyo sinasabing ng BIR? Diba? Ilang libong ano attorney na nagsabi nito, hintayin ninyo ang korte. Tama na po 'yon. Huwag niyo namang anuhin si BBM diyan. Hinihiya niyo na nga eh. General naman at presidente ng Philippine Public Safety Office ang mamumuno sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Bilang bagong hepe na intelligence, isa raw sa mga una nilang i-validate ang impormasyon na tanggap kamakailan ni incoming Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na may mga grupo umano sa Amerika at Pilipinas na nagpaplanong hiyain at lumikha ng gusot laban sa President-elect. Sabi po ni attorney, Senator Enrile, sure na merong grupo talagang manggugulo at manghihiya. Sinabi po niya na itong mga grupo na to ay yung mga talunan daw po. Tinatanong nga ni Admar, sino po sila, yung mga talunan. Pero yung sinasabi niya na ito ay kumbaga pera-pera lamang na. 'Di ba? Hindi na po ito kung ano pa man. Siguro may parang nababawasan na sila ng pera. Ito ay kumbaga parang may magbabayad ito para gawin ito. Panggugulo at panghihiya. Lalo na daw po kung pupunta si PBBM sa Amerika. Kaya po yung sinasabi ng mga nagpunta dito, mga galing sa Amerika na sinasabi ay hindi, welcome na welcome si PBBM. Baka sa Amerika, no, sa States. Pero yung mga taong mangpapahiya sa kanya, hindi na po baka siguro makukontrol ito ng Amerika. Kung lalo na kung hindi nila alam. Hindi po ako nagtatanggol sino man, pero sa palagay ko po, ito pong mga natalunan na to, sinasabi ni Senator Enrile, ito po ay talagang kulang na ng ano ng pundo, gagawin nila ang lahat. That would be one of the topics to be validated at anong implications niyan. So, hindi pa ako makakapag-react at hindi ko pa rin nakakausap si Senator Enrile. Mm-hmm. But that is part of our job. Teka muna. Kailan pa po yung sinabi ni Senator Enrile? Ba't hindi nyo pa po kausapin? Ano ba naman yan? Sorry po, hindi ko po. Basta, baka nakausap nyo naman, ha? So, kasi yung pagbabalidate ng mga reports, kasama yan. Anything about intelligence on NICA is not only directing but coordinating so that we can have this value and its implications. So, yung mga kababayan, sabi ni Senator Enrile, itong totoong-totoo po talagang meron talagang grupo manggugulo at this is all about money, sabi niya. Ito naman po, nagbago na po yata sila ng logo. Tingnan po ninyo ito. Nakita ko lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Nakita ko lang po ito. Tingnan nyo. Ang nakalagay dito, parang Metro Manila Movement for Lene Robredo. Yung kanilang logo, iba na naman. Oh. Ganon. Ganon. Ngayon, pag ginalaw-galaw mo kaunti, muntik na maging ganon. Ano ba to? Pera? Or okay? Diba? So, MMDA.
Metro Manila Movement for Lenny Robredo. Ano na naman ito? Bukod po ito sa ano, sa NGO. May meron pa kayong MM for Lenny. So, di ba? Yan na. Iba na naman ang anyo, iba na naman, iniiba nyo na naman ang sign nyo. Ano, hindi na ganon, ano na, ganito na. Kaya po kayo, ayaw na ng tao, hindi namin maintindihan kung sino ba kayo. And this is part po na kayo ay, nakita ko lang po ito, hindi ko ginawa ito. Sabi niya, yung palagi kang nagsisimba pero chismosa ka. Ang tawag sa'yo'y the Good Samaritan. Salamat po sa nag-post. Sinsya ka na, na-share ko lang. Ito po ang MMMLR, Metro Manila Movement for Lenny. Ibalik ang mabuting pamamahala. Nakikiisa ako sa panawagang magkaisa sa bayang pakiusap. Hindi pwedeng tayo-tayo lang ang mag-usap-usap. Hindi pwedeng tayo-tayo lang din ang magkakaisa ni Lenny Robredo. So bakit tinatawag mo kaming troll? Diba? Ito mga kababayan, oh, tingnan nyo. Kampo ni BP Robredo, planong sampahan ng kaso ang mga nagpapakalat ng fake news. Pinagdidiskusyonan na ng kampo ni BP Lenny Robredo ang paghahain ng kaso habang sa mga nagpapakalat ng fake news, kabilang ang mga social media platform na nagho-host nito. Ayon sa nagtagapagsalita niyang si Attorney Barry Gutierrez, mas maraming detalye pa anya ang ilalabas sa pagtapos ng termino. So mga kababayan, ito lang sinasabi ko. Ito lang po, kailan pa ito na ano, nakita eh. Tingnan nyo. Robredo to continue fight versus disinformation after leaving office. Kung mapapansin ninyo mga kababayan, paulit-ulit po itong disinformation, fake news, At there was also a time na sinisipo nila yung disinformation. And I remember na parang sinisipo nila yung disinformation, yung kanilang pagkatalo. Diba? Sabi dito, uy, basta hindi ko makita. Tingnan mo, ang laki-laki na, hindi ko pa rin makita. Ayan, sabi dito, lamenting how disinformation media public office official less accountable, outgoing BP Lenny Robredo barred plans to fight disinformation and fake news after the she steps down as the country's second highest official at noon. So ang tanong ko po dito, bakit po ang hinaharapin po ninyo ay habulin itong mga disinformation and fake news? Ang tanong ko lamang po, since nauuso ngayon na pag nagsalita ka ng hindi nagustuhan, tawag na dyan fake news. So ibig po ba ninyong sabihin ay bubusalan po ninyo ang mga taong bayan kapag ang sinasabi ay hindi sangayon sa inyo? Kapag nag-comment po ba ang taong bayan sa'yo at hindi mo nagustuhan, tatawagin mo po bang fake news yun or disinformation yun, therefore kakasuhan ninyo? So ibig ko pong sabihin, wala na po ba yung demokrasyang ipinaglalaban po natin, wala nang karapatan yung tao. So lahat na lamang po ay fake news sa inyo, kakasuhan ninyo. Sabi niya kasi dito, as he will become a private citizen, attorney Lenny once more on July 1st, he said, Filipino regardless of political colors, blah 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 blah. Sabi niya kasi dito, kasi paminsan, yung iba, wala nang pakialam dito sa disinformation.
Kasi nga po, ang problema ninyo, nababother kayo sa mga ganyan. Bakit po sila Tatay Digong, sila PBBM, sila Mayor Sara, hindi masyadong naaapektuhan dyan? Dahil kayo lamang po, paulit-ulit na po ito, disinformation, trolls, blah, blah, blah. Sabi niya na, pero dapat naiintindihan natin na for reaching yung efforts nito, because sometimes others don't care. Oh, in English lang pala niya yan. But anyway, kung ano-ano lang sinasabi ni ano nila, ito yung ano. Ito yung nakakatuwa, 'di ba sabi nila, oh. Ito, oh. Payback time daw po mga kababayan. Payback time. Payback time, linigos after fake news peddlers. Yo, at tignan mo na mga kababayan, imbis po na haharapin, mayroon po tayong economic issue, economy natin ay may problema, si PBBM nagtatrabaho bago pa siya umupo. Mayroon po tayong problema dito sa pandemic pa po. Mayroon po tayong mga kababayan kailangan ng trabaho. Marami pong dapat harapin. Kayo naman po, bakit uunahin po ninyo, habulin yung mga nagpapakalat ng fake news at disinformation? Bakit po ganyan? So ano po ang ibig niyang sabihin para sa'yo dito? Sabi niya, outgoing Vice President Lenny Robredo is waging war. Aba, imbis na war against the illegal drug, ito naman war against peddler of fake news and disinformation in the country by filing criminal complaints against them. Robredo spokesperson Barry Gutierrez says they come to the help of group of volunteer lawyers. Ala, kasi alam mo mga kababayan, sang damakmak po ang mga abogado nila. 'Di ba? Sang damakmak po yung mga lawyer nila. Merong silang plug ba yun? Free legal assistant group. Sila Jokno. Hindi po si Benjamin Jokno. Chel Jokno po. Help of group of volunteer lawyer is studying the filing of complaints next month against those, sino kaya yun, who spread and continues to spread lies against the opposition leader who lost to Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in the recent concluded presidential race. So, sino kaya yon? Yung mga hahabulin nila? The filing of charges against those who are pushing to continue this possibly also against those that host these kinds of materials such as social media platform is now being discussed with a group of lawyers, he said. In Filipino, at Robredo Weekly Radio Program. Gutierrez did not name, hindi po nila sinabi, who those will be charged, but pointed to the manipulation of photos and, uy, mga manipulation, pati ba naman yun, hindi po ba karapatan, hindi po ba freedom of expression po yun? Diba? Manipulation of photos. Kakasuhanin nyo yun? Pag manipulate ang photos, nakikita po ninyo kung anong klaseng ginawang photos kay Tatay Digong? Ha? Ginawang unggoy. Di ba? Pinag-kiss yung pong presidente ng China at si Pierre Dardy. Nilagay po yung mukha ni Pierre Dardy sa bahugan ng aso. Narinigan po ba ninyo si Tatay Digong? Kayo mo na manipulate ng photos, kakasuhan nyo? Lies and black propaganda against Robredo. Black propaganda? Kakasuhan nyo rin? Which peak during the campaign season. He said that by taking the culprit, to court, the vice president will be able to protect the country's democracy against those who want to manipulate voters every election. Wow! Gutierrez said disinformation is destroying our democracy, obliterates public discourse. Wow naman! Grabe kayo! Sana sinimulan pa po ninyo noong 2010 nung nagkaroon ng bagong PICUS machine. Ngayon natalo,
Napapansin ninyo itong mga ganito? Sir, ma'am, paano po ninyo mapuproteksahan ang demokrasya just because po nakinasuhan po ninyo sila? Nasaan po ang demokrasya dyan? Kung sasabihin lang ninyo ng mga nagmamanipulate, nagpapakalat, nagpropaganda, ay kakasuhan ninyo? Talaga lang? Tapos naghahanap po kayo ng freedom of speech? Tapos sasabihin ninyo, demokrasi? Kasabay ng pagkaso sa mga nag-i-express ng kanilang expression? Kasi kung mamanipulate nila, unless na talagang yun ay mga grabe na po, talagang nakakasira na sa isang tao, iba naman po yun. Pero kung pag-uusapan mga kababayan ay kasuhan ng kasuhan, unang-una po dapat nakasuhan kayo. Why? Pinakalat po ninyo sa ibang bansa, siniraan po ninyo ang ating bansa, ang ating President Duterte. Huwag po ninyong sabihin fake news, yun na sinasabi ko. Na sinabi po ninyo, more than 7,000 na po ang namamatay sa ating bansa, nung binilang ko, less than 1 year pa lang kayo nakaupo. So, ibig sabihin, less than 1 year, almost 1,000 na lang, 1,000 a month ang pinapatay. Or close to it. Parang 8 months pa lang yata sila nakakaupo dyan, mga kababayan eh. Kasi February of 2017 niya yata ginawa yung video na yun eh. Yun po ay muntik na siyang ma-impeach doon. Diba? So, ito. Tuloy natin. Dito nagtataka talaga ako dahil he said that by taking the culprit to court, kung titadalhin daw po sa mga, yung mga may kasalanan na yun, may mga pagkakasala na yun, o culprit na yun, ay mga lukuluko na yun, sa korte, mapuprotektahan daw po ang demokrasya sa ating bansa laban doon sa mga nagmamanipulate daw po ng boto every election. Every election? Really? Nakalimutan nyo na yung 2016. Baka gusto ninyong maglabasan. 'Di ba? Yung mga pagta-transmit ng mga ginagalaw na ang machine a day before election, may nabanggit ba kayo po doon? No, why? Nanalo kayo eh. Tiga mo na. Sabi pa niya dito, mga kababayan, grabe. Parang nananaig yung mga balita na hindi totoo. Nananaig ang kasinungalingan. Hindi natin maaring hayaan lang. Yan. Sabi niya, kung magpapatuloy-tuloy na may mga nanlilin lang, patuloy na yung paninira ay hindi titigil. Hindi po nawawala ang panlilinlang sa buong mundo, no matter what you do. Habulin mo man po ng habulin yan, mamuti man po yung iyong paa, pati yung iyong mata, hindi po ninyo matatapos ang mga manlilinlang. Kung gusto po ninyo, patunayan po ninyo, habulin muna po ninyo yung mga nanlilinlang sa government. Hindi po yung mga ordinaryong mga mamamayan na just nag-i-express lang sila ng kanilang saloobin. Yung ganitong klase na diskurso na nakabatay sa mali at hindi totoo, hindi natin pwedeng hayaan ito. Sabi niya, kailangan sa ating mga usapan nakabatay sa katotohanan. Yun na nga po one more time, balikan natin. Sabi mo nakabatay sa katotohanan, bakit po nung sinabi ni Madam Lene na yung sex scandal ng kanyang anak ay nanggaling sa grupo ng Bongbong Marcos? Tinanong siya. Sagot niya, yes. Diba? So ano po yun? Wala lang. Dahil hindi nanggaling sa inyo. Ay, dahil nanggaling sa inyo. Pag nanggaling po sa iba, fake news yan. Nahanap na po ba? Na ituro niyo na po ba? Kayo mismo po ang nagsabi na galing sa grupo ng Bongbong Marcos. So ano po yun? Napakasama po yun. Naaligasyon na yun. This is not about just making up story or just manipulating picture. Diba? Sabi niya, kailangan sa ating batay sa
batay sa, sabi niya, kailangan sa ating mga usapan nakabatay sa katotohanan, nakabatay sa datos, si datos kayo. Datos naman kayo, bakit po yung datos ninyo nung 2017, sabi ninyo ay ano na, mahigit 7,000 ang napapatay. Tapos sabihin ninyo, padatos-datos kayo, di ba? Hindi sa fake news. So, truth, facts, and not fake news, blah, blah, blah. Magkaroon tayo ng mga mas malinaw na detalye dito sa mga susunod na mga linggo pagkatapos ng termino ni BP Lene. Ang dami pong problema ng bansa natin, yan ang gagawin ninyo. Maghahabol po kayo ng tao, kakasuhan ninyo. Kung tutuusin po si Tatay Digong sang katerbang dapat to ano, kasuhan. Pero hindi po, because why? They are mature. Diba? Sabi niya, ito si, ano, last month daw po, si Gutierrez, last month filed a cyber libel complaint against 6 staff member of People's Journal and People's Tonight over the article claiming that he and the vice president were being advised by Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison on how to run her presidential campaign. The article appeared on Journal News Online, People's Journal, and People's Journal Tonight. The journal group of publication is owned by the first cousin of Marcos. Why? Tingnan mo naman. Di ko alam yan, ha? Ngayon ko lang nabasa yan. Sison has denied he was ever a consultant of the vice president, saying it is obviously just fake news concocted by Marcos. Oh, ayan na naman. Oh, ayan na naman. Ha? Oh. In the hope of lending credibility to claims of coalition between the Robredo camp and the CPP in the hope coordinating the support of the anti-communist militant and police officer. But anyway, mga kababayan, this is ano itong mga pinagagawa nila? Ang daming mga problema ng ating bansa. Ang una mong gagawin, maghahabol kayo ng mga nagsasabi ng fake news. Eh, tapos na po ang eleksyon. Paano na yan? Di ba? Tapos na pong eleksyon. Talagang ganyan. Mga kababayan, talagang ganyan. Pag eleksyon, kayo nga po, tapon ng tapon. Paano po yung pinag-akusahan ninyo si PBBM ng 203 billion? Paano po yun? Paano yung sinabi ni Madam Leni na bakit hindi si Marcos? Sinungaling eh. Di ba? Tapos sabi mo noon, between the two of us, parang si PBBM ang pinapatungkulan mo. Between the two of us, ako ay walang history ng pagnanakaw, something to that effect. Diba? Lagi mo pong sinasabihan ng ganyan si PBBM. Nagsalita po ba siya? Tapos kami, kaming 31 million, ano pong tawag ninyo sa amin? Bayarang troll, hindi po ba? Sana nandito yung inano ko. Yung sinong nagsalamat po doon sa nag-post nito. Tanong ko lang sa'yo. Ano to? Sinasabi mo. Bakit pa ulit-ulit po ninyong tinatawag? Sinabi mo pang hindi kami talaga tunay na tao. Alam nga namang sinasabihan mo yung mga butante ni Pacman, ni butante ni Lacson. Sinong sinasabihan mo nito? Hindi ko kaya magpa-apekto sa mga pinitin nila. Kasi karamihan sa kanila, talo natin sila kahit mas konti tayo. Kasi tayo, totoong tao. Wala tayong binabayaran at trolls. Ang kumakamti sa atin, lahat galing sa puso. Ayan. So wala tayong binabayaran troll. Tayo tunay na tao. So ano palang tingin niyo sa amin, mga bato? Mga bato lang kami. Mga bayaran kami. Hindi po ba? Kasi hindi ko po alam sino pong sinasabihan ninyo mga bayarang troll. 'Di ba? Sino pong sinasabi ninyong kayo lang ang tao? So akala ko ba sabi mo po iaangat ang mga kababayan natin, lahat-lahat. Bakit kami ay troll sa inyo? Dahil talo kayo. Sabi mo papanalo kayo dahil kayo totoong tao. 'Di kami pa lang ang tawag din sa amin mga kalabaw. Mga kambing. Hindi ba? Oh.
sasabihin pambayaran. Noon pa ninyo sinasabing bayaran, bayaran dahil yung mga bumoboto kay BBM, mga magnanakaw. Ay, hindi mo sinabi yan directly. Diba? Paano naman po ito? Hahabulin po ba ninyo ito or hindi? Dahil hindi naman kayo. Oh, Duterte institutionalized disinformation paved by way, the way for a Marcos victory. Ano po yan? Paano po yan? Maaalis po ba ninyo ang mga ganito na? At hindi po ninyo labanan na lamang. Kaso-kakaso kayo ng kakaso. Tingnan natin, bilangin natin ang paikakaso ninyo, ha? Kakasuhan ninyo, ha? Ito po, tama. Ang sinabi ni BP Lenny, ni BP Duterte. Ang kakaiba po ninyo, kakaiba po ninyo. Ang kaibahan po talaga ng taong gusto lang talagang umayos ang buhay natin. Kakaiba po talaga. Tingnan nyo naman to. Samantala sa inaugural speech ni Vice President Duterte, ay giniit nito na ang edukasyon ay ibang-ibang-ibang-iba, Lene, sa'yo. Simula sa tahanan. Anya tungkulin ng mga magulang na ituro sa mga anak nito ang mga value katulad ng pagkakaroon ng integridad, disiplina, respeto, at compassion sa kapwa nito. A strong, loving, happy family sets down all the basic foundations essential in the development and growth of a child. At home, parents have the duty to teach children the values of integrity, discipline, respect, and compassion for others. And we should never forget that it is the duty of each Filipino family to emphasize that education begins at home. Yes. Education begins at home. Kasi mga kababayan, tayo po'y lumalaki, yung mga ugali po natin nang gagaling sa ating bahay. Itinuro sa atin ng ating mga magulang, dinadala natin sa labas. Hindi dapat inaasa lahat sa teacher. Diba? Meron kasi tayo mga pamilya dito because sobrang yaman nila, iasa na lang kay yaya, kay teacher. Paglaki ng anak, barumbado, sasabihin, mabuti naman ang anak ko. Eh kasi hindi nyo nakikita. Diba? Tama po. Education begins at home. Totoo po yan. Kahit noon pa po sinasabi natin na kahit anong ganda pa po ng school ninyo, dapat nanggagaling muna sa magulang. Tapos ito ang nakakatuwa, sabi niya. Ang sabi ni Lenny, sana yung mga nasimulan ay ituloy pa rin. Nagkaroon na ng several transition meetings. Okay naman yung mga transition meetings. Receptive naman yung mga team na napapasok. So hopefully, yung mga tulong sa mga pangangailangan na binigay natin over the past 6 years, sana ituloy pa rin ng bagong administrasyon sa OBP. Ito lamang po kasi ang problema dyan, Manay, eh. Hindi po kasi tinitingnan nito as parang favor po. Pagka ginamit po yan, pag itinuloy po yan ni Vice President Sara Duterte, sasabihin na, okay, tamo, wala talagang alam. Yun na lamang yung amin na lang ang ginamit. Oh, hindi ba't ngayon pa lamang po dinadown nyo na si ano? Ngayon pa lamang po yung mga tao dyan, sino ba nag-ano nito? May nag-repost po nito, eh. Pinagtatawanan po si Mayor Sara. Tingnan mo. Sino ba yan? Si Baklang Manicurista. Sabi niya,
Sara Duterte Carpio's experience as lawyer. Sinabi niya, took the bar exam in the year 2005 and passed it in her first try in the year 2006. Worked as a legal secretary staff of Justice Calleho in the Supreme Court for 6 months. Resigned in January 2007 as the she prepared for the candidacy as vice mayor of Davao City. Never filed a single pleading in court except when she filed a petition for national commission in her hometown of Davao City. Never represented any single client in trial or quasi-judicial court. Never appeared as a counsel in a trial or quasi-judicial court. Never won a case. Attorney, no case. Ikaw po, Selene, mayroon pong case? Tinanong na po siya ni Senator Enrile, ano po ba talagang klaseng attorney siya? Diba? Mayroon po ba siyang case? Nagtrabaho po siya, alam ko, sa PAO, Public Attorney's Office. Nag-resign din po siya. Meron din po ba siya? Case? Kung pagmamasdan naman po ninyo, kung utak sa utak lamang po, ikaw na rin ang nagsabi, nag-take ng bar exam, pass in one try. Ilang beses po si Lene Robredo? Baka hindi mo naman alam yan. Dinadown mo siya, naging mayor po siya. Just remember that. Naging mayor po siya, bumapa po siya na walang utang ang Davao. Anong sinasabi ninyo, no case? Bakit po? Ha? Bago po kayo mamintas, manalamin muna po kayo, ha? Kasi kaya po ganyan sinasabi na hindi halatang abogado siya. Because nga po, sa pananalita niya, di ba? Minamaliit niyo na agad si Vice President Duterte. Di ba? Satire lang daw po ito. Hindi ako may gawa nito. Oh. Roberto's family celebrates Father's Day. Satire only. Habulin niyo rin po ito. Hindi po kami naglagay niyan. Sino ba naglagay nito? Philippines Daily News Society. Gusto ko lamang po ipakita sa inyo, Manay Lene. Baka pwede pong ito din, di ba? Kasi gusto ninyong habulin lahat yata eh. Tingnan mo naman si Barry ng lalaki yung mata oh. Ito lang yung nakita ko na eleksyon na nanalo na pero feeling di nanalo. So nakita po ninyo ang damdamin ng nanalo, feeling din nanalo. Ano 'yon? Tuloy-tuloy pa rin ang paninira doon sa mga taong hindi nakakuha ng pinakamataas na boto sa eleksyon. So sanay na naman kami. Kwento po ninyo sa baka. Baka sakaling pakinggan ka. So ito mga kababayan nga po, na sinisiraan na po nila si Mayor Sara, pati po yung kakayahan. Ano mo yan? Hindi naman po natin babasahin, I just want to show you na indeed. Sabi po, Sara Duterte hopes mandatory ROTC a priority for Congress. Hala, iyak ka na kayo. Ayaw na ayaw nila yan, mga kababayan. Sigurado pong sana po maayos na yan. Kasi ang ganda-ganda kaya. Oh, di ba? Ang gwapo-gwapo ng mga anak pagka nasa naka-uniform na sila. Ang galang ganda-gandang tingnan. Oh. Di ba? Ano nga ayaw ninyo diyan?
Basa-basa tayo mga kababayan. Paki-like-like po. Ah, 298 pa lang nag-like. 81,000 pala kayo dyan mahigit. Sabi ni JJ Kojima, tuloy ang ROTC para magkaroon ng disiplina at bumalik ang pagmamahal at respeto sa gobyerno at sa bansa ng kabataan. At beside mga kababayan, alam po ninyo, yan po ang nakakatulong po, imbis na every time na lamang po mayroong disaster, lagi na lamang po mga kababayan natin in uniform ang tumatakbo. Yung pong mga ROTC, nakakatulong din po sila. Diba? At saka hindi po ba mas maganda yon? Yung mga naghahangad na baka tayo awayin, baka may mag-takeover sa atin, baka may mang-away tayo, gusto ninyo ang bantayan natin ang West Philippine Sea, bantayan ganito, baka may ganito. Pero ayaw po ninyong pag-aralin o ng ROTC ang pag-aralin. Ayaw ninyong magkaroon ng ROTC. Ang ganda-ganda kaya ng mga, ang gaganda-ganda kaya tingnan ng mga anak-anak. Ang gugwapo. Oh, di ba? Proud na proud. Nako. Kila si Kayer, masyado kasi ang mga kalaban makareact. Naghahanap talaga sila ng gulo para mapag-awayan ang mga 31 million nagmamahal BP, Sara at PBBM. Iyak na lang kayo, pinklawan. Di mo na mahihiwalay ang mga solid loyal. Saka ngayon po, ready na po kayo na sigurado po yan na talagang pagsasabungin na naman yan. Ay, ito na naman kung ano-anong pinalalabas. Mayroong kung hindi daw kasama si nag-unite yung dalawa, ay hindi raw mananalo si ganito, si ganyan. Comment na lamang po, ba't hindi na dapat palakihin ha? Kasi nga po, yun ang gusto nilang gawin. Sabi ni Carl Alejo Basaw, hindi lang nila matanggap na nawawalan sila ng posisyon ng gobyerno. Kasi naman, imbis naman kasi na dapat ay talagang hindi ko mo maintindihan ba't hindi pumunta doon si Lenny Robredo. Napakaganda sanang tingnan nyo on mga kababayan. Yan po mga kababayan at Manay Lenny, yan po sana pumunta kayo doon. Why? Yan po ay papapatunay ng iyong maturity. Yan po ay pagpapatunay na sport ka po. Yan po ay pagpapatunay na tinatanggap mo na ikaw ay mature. Na mature. Na this is only a politics. So let's go on, get together. Hindi po yung hinihiwalay po ninyo ang sarili ninyo, 'di ba? Sabi niya sumulat naman daw po siya sa pag-congratulate kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Ang ganda-ganda ni Vice President Sara. Ah. Gustong-gusto ko yung kulay niya, damit niya. Rowena Desmore, daming mabubuntis na naman sa CATLOL. Los Morissima, masaya ang CATROTC, nakaka-inspire. James say to ayon nila ang ROTC kasi komunist sila. Ako, napagdaanan ko yan. Nako, ang ganda-ganda kayang tingnan yung ating mga nasa naka-ROTC. Bakit kayo ayon ninyo yan? Nakaka-proud kaya? Sabi ni Luz Morissima, Pinklawan, bumili na lang kayo ng langaw para may makausap kayo. Alison Season, Hi Madam Nancy, watching from Maryland, USA, agree na ibalik mandatory ng ROTC at CIT. Marami po, ang education po, maaayos po yan, pati po yung mga libro-libro na yan, di ba? Ayaw nila ang ROTC, sabi ni Lorena Silverio, napansin nyo ba may nakapasok na dilawan dito? Palagi naman po. Minsan nga ako ay sinisermonan na kailangan daw, baka raw ay kailangan ko mag-research tungkol sa accomplishment. Ano bang accomplishment ni late President Marcos? Marami naman po. Kahit nga po tapos na yung live natin, mayroon pa rin. Sabi ni Lorena Silverio, kung ayaw mong ROTC or CAT, wag mo punta ka sa moon.
Ayan po kasi alam po ninyo, nagsisimula sa disiplina, pagmamahal sa ating bansa. Paano po tayo maaayos kung hindi tayo, kung nga nag-aaway-away tayo sa mga pinapayagan po na umakyat sa bundok, yung iba nating mga kababataan, tapos yung ROTC ayaw? Ano yan? Diba? Sabi ni Roger Mabait Sinay, the butler, sabi pa ni Andy Iglesia, yun, ayaw sa ROTC, komunista yan. Sabi naman ni Dinakabangon, gaya-gaya naman sa sampa ng kaso, gawin nyo, puro kada, dami na pong ano yan, puro sampa sila ng kaso. Hindi ako makapaghintay hanggat naibalik nila ang ROTC. Ganda-ganda kaya, 'di ba? Simula na ng pag yung sinasabi ni Vice President Sara na mahalin natin ang Pilipinas. Magsisimula po 'yan diyan. Kasi ngayon wala na. Kanya-kanya ng away, 'di ba? Benny Rosales, magandang ibalik 'yan ROTC pa. Shout out Ma'am Nancy from Taiwan. Shout out sa iyo, Benny Rosales. Hello po kayo diyan. Andres Bonifacio Cuevas, bakit ba inabolis yung ROTC? Then itong mga tao na itong gustong gera, tapos ayaw ng ROTC, ay experience advanced ROTC 6 months. Pagpasok ko ng military drama, automatic second lieutenant ako. Siba! Aywan ko bakit nila inano yan, tinanggal nila yan, tapos ang hilig-hilig makipag-away sa ano, parang gusto nilang laging, ang gusto nila makipag-away, gusto siguro nila, may mga NPA tayo dyan, na may mga dalang baril, okay lang sa kanila yun, wala naman nagsasabi, di ba? Nakita ba natin na sabihin nila, wag naman ganyan, wag kayong lumaban sa gobyerno? Wala. Kung meron kayong ganyan, gumagamit, lumalaban sa gobyerno, dapat meron mo naman po tayong mga kabataan na lumalaban against sa inyo. Kasi ngayon eh, kinukuha ninyo mga kabataan, ginagawa ninyo mga sundalo ninyo, pero pagka kami naman ang magkakaroon ng ganito nga, ROTC, gusto namin ito, ayaw ninyo. Why? Diba? Hindi lang naman sa pakikipaglaban yan mga kababayan. Ang dami pong benefit ng ROTC. Dami talaga. Ayaw mo nun? Diba? Nagsisilbi ka sa bayan. Ako, proud na proud ang mga tao makita ka. Kaysa naman sa mga aakit kayo sa bundok. Diba? Mapapatay pa kayo. Hindi naman ito mag-ROTC ka dahil magkikipaglaban ka. This is just balik ang disiplina. Ibalik ang pagmamahal sa bayan. At pagka nagkakaroon ng ano, ng disaster, takbo mga ROTC. Mga nag-aral, mga ano. Diba? Diba? Sabi ni Roger Mabait, like, thumbs up muna tayo. Sabi ni Vivian Lacson, hi Ma'am Nancy, good morning. Si Lenny, siya yung troll at fake news, mapagkunwari. Kaya nga po, sinabihan tayo na mga trolls, kailan pa niya pinagsasasabihin na palaging trolls, hindi po ba? Tapos sinasabing bayaran. Anong bayaran? Wala, diba? O ano yon? Anong tawag mo doon? Nakita mong may binayaran? May resibo ka ba, madam? Diba? Sabi ni Edna Sakay, ma'am, ang saya po, naabutan ko po yung disiplina at kabataan. Walang adik sa kalsada, walang rape, ibalik ng ROTC, CAT. It's a high school pa lang, start na po, dapat, yeah, diba? Lorena Silverio, dapat ibalik din ang Star Scout at Boy and Girl Scout, diba? Boy, Girl Scout, linis-linis, diba? Linis ka doon. Linis sa tabi ng kalsada. Kakatuwa pa, diba? Sabi ni Willie YouTube, gawing mandatory ang military training para nakahanda ang bansa sa na lumalaban sa mga mananakop, huwag hintayin na sugurin tayo bago mag-training. Ayun na nga. Ha, Henry Edon, hi Ma'am Nancy, shout out po. Watching from General Trias Cavite, Trias Cavite. Sabi naman ni Lancelot, ang ROTC, napakaganda niyan. Isa yan sa pagdisiplina sa mga kabataan.
na ipakita mo sa isa kang matapang Annabel Celis, kasuhan niya ang sarili niya, Lindel. Yun na nga, di ba? Kaya nga po, hindi ko po maintindihan kung bakit yung iba. Ang dami po, I think mas marami po ang may gustong ibalik ang ROTC kaysa sa ayaw. Karamihan siguro yung ayaw sa ROTC. At sinasabi na pagkaya na, kala ko ba education? Kasama na po yun eh. Kasi 18 years old ka naman, yata, I think 18 years old ka. Kasama na po yun. Lalo pa naman, si Vice President Duterte ang hahawak niyan. Lorena Silverio, sabi niya, si Lenlen parang hindi lawyer kapag magsalita. Walang kasensens. Ayun! Sabi niya, sinasabihin daw siya, tinatawag daw siyang lugaw, sinatawag daw siyang ganito, tinatawag daw siyang lutang. Ma'am, kasama po yun sa freedom of speech. Hindi po nagagalit, kakasuhan mo yun? Hindi ko naman sinasabing kakasuhan mo yun, pero yun, kasama po yun sa reklamo eh, di ba? Sabi ni JJ Kujima, tama po Sir Roger Mabait, dumarami na palaban na ang mga kabataan at kahit sa magulang ay palaban at walang respeto, nakakalungkot. Ang tanong ko lang sa atin, bakit po kapag ka nakiki na yung mga tao ay may nakita kasi ako minsan mo sa balita na yung isang mama, isang matanda, yung ginugulpi o inaagawan ng mga kabataan, pinapanood lang. Wala na bang Good Samaritan sa atin? Pag binubugbog, nilalakaran lang. Hindi pinapansin. Why? Bakit ganyan na? Diba? Napakahalagang ibalik ang CIT at ROTC. Yan lang ang paraan para madisiplina ang mga kabataan at hindi mahikayat ng NPA at masamang bisyo ng drug. Tama ka dyan. John Lawrence Moroto, for as long as the value of the dilawan do not change, patuloy na maninibugho ang pula nila sa kapaitan. Yun nga po, tuloy-tuloy po silang nagagalit. Ayaw makipag-isa. Talagang disappointed po talaga ako na hindi talaga pumunta doon si Lenny. At yung kanyang excuse, in my opinion, malamya po yung kanyang excuse. Dahil mangyari lang po ito once every 6 years eh. Hindi niya po pinuntahan. Napakaganda sanang site yun. Na nakipagkamay ka doon, kitang-kita mo, tingnan mo si Lenny, oh, kayang-kaya niyang harapin sila. Eh, pero hindi, andiyan pa, mas mabuti pang sabihin mo, panalo naman tayo dahil tayo tunay na tao. At least wala tayong bayaran troll. Ma'am, sabi ni Andy Iglesia, kaya inabulis ang ROTC kasi may mga naambos noong panahon ni Kore na pagkamalan daw na sundalo. Talaga? Hindi ko masyadong na yun eh. Sabi ni Lorena, yun lang pagkatapos hininto na ito? Bakit po yung mga nang aambos ng mga NPA, bakit hindi tiitigil yan? Di ba? Hindi itigil ang pagre-recruit. Lorena Silverio, totoo naman na lutang siya. Bakit siya nagagalit? Daming ebidensya na lutang. Coffee Buddy 143, good morning, Maria Nancy. Ibalik ang ROTC para maturuan ang mga kabataan ang tunay na pagmamahal sa bayan, disiplina, servisyo na walang sabit, magandang asal ETC, yun nga po. Yung pagmamahal po sa bandila. At, alam po ba ninyo nung maliit pa kami, mga elementary pa lang kami, sabi sa amin daw, pag narinig ninyo yung bayang magiliw, kahit malayo pa kayo, tigil kayo. Ay, di ganun nga. Kahit malayo pa kami, basta marinig namin yun na nagkumakanta na ng bayang magiliw, tigil ka dyan. Kahit ang layo-layo mo. Ganon, kasi disiplina ang tao. Kahit walang nakakakita sa'yo, titigil at titigil ka. Na-practice ka po. Diba? Sobrang paggalang. Sa paggalang po sa national anthem na yung mga song natin na ganyan, pag narinig mo, sabi nila sa amin, pag narinig mo, tigil ka na. Oh, di kahit nasandoon ka pa lang. Tigil ka na. Oh, di ba?
Paisip-isip ko ngayon, ay, hindi naman ako nahihiya. Di ba? Ganon ginagawa namin. Malayo pa kami. Pag narinig namin yung bayang magiliw, tigil ka. Kahit ang layo-layo mo pa. Basta marinig mo lang. Willie YouTube, gawing mandatory ang military training para nakahanda ang bansa sa nalumaban sa mga mananakop. Huwag hintayin na sugurin tayo bago mag-training. Tama nga, di ba? Dapat nga po, sana nga po ay kasi kailangan maging batas ito, sabi ni Vice President Duterte Sara Duterte na sana daw po ay kumbaga maipush talaga ito sa 19th Congress para maipatupad na ito. Para nga po kasi walang kumikilos eh, walang gumagalaw eh, kung papabayaan na lang ng papabayaan, papasok na lang ng papasok yung mga dilawan, hindi naman wala naman pong pakialam sa nangyayari sa ating bayan. Kasi nga po ang kanila lamang plataforma madalas ay puro paninira. Wala naman po silang inilalagay diyan kundi angat buhay, malinis na gobyerno, transparency, habulin ang mga korap. Yung problema po ng bansa, hindi umiikot doon po sa korap, sa angat buhay, sa tulungan ang laylayan. Hindi po, napakalaki po, napakalawak ng mga dapat ayusin. Kayo naman, gusto ninyo habulin na yung mga... Sa totoo lang mga kababayan, paano po ninyo mai-define talaga ang fake news? Meron na po ba? Di ba? Sinayda Butler, bye-bye. See you guys next time. Love you ta. Tayo para lalo tayong kainggitan ng mga pink hepatitis. Edgar Arquia, ito na lamang po sa natin kung natitira dito. Edgar Arquia. Or is that how you pronounce that? Tama yung sinabi mo, madam. Ikwento nila sa baka. Kasi yung baka sumasagot na oo nga. Kahit baka, oo nga, no? Kahit fake news ang ikwento mo, oo nga pa rin yung rin, sagot. Vivian Lacson, hi, my Nancy. Good morning. Si Lenny yung troll at fake news. Mapagkunwari. Ayan. Lorena Silverio, nakapag-Independence Day kasama mga bata sa parade. Hi, sarap alalahanin. Complete uniform, di ba? Gandang tingnan. Oo nga, nakaka-proud kaya. Prosesa. Ngayon parang ano na lang eh, kahit, di ba? Tingnan mo, ayan. Laban, lalabas ng school, lalabanan ng gobyerno. Prosesa Robedizo, aside from CAT at ROTC, sana isa sa subject din yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Kasi mga kabataan ngayon, yung iba wala na pong galang. Tony Aplaka, sang-ayon ako na ibalik ang CAT at ROTC at mandatory yung kapag 18 years old ay mag-undergo ng military training. Bon Ryan, let Supreme Court decide for the estate tax. Oo, tigil na nga sila dyan, estate tax na yan, di ba? Kangangak-ngak ninyo, wala naman kayo nagagawa. Elmer Salas, hindi siguro dumaan sa CAT, ROTC, mga yan, kaya walang good manner. Sabi ni JJ Kojima, mga kabataan ngayon, hindi rally TikTok at gadget. Sila, ibalik natin kung paano tayo pinalaki na at disiplina nung kapanahonan natin. Ngayon nga lang, pag pinalo ka, sisigawan, pag pinalo ng nanay, sisigawan pabalik, di ba? Samantalang kami, hindi pa nga pinapalo, tahimik na at tirikan lang ng titingnan lang ng tatay tahimik na. Ganyan kadisiplina yung dating mga sinaunang bata. Kasi kahit wala pa yung mga bisita, tinuturuan na kayo na pag may bisita,
respetuhin ang bisita. Huwag kayong ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Yung iba naman, nakikipag-usap yung nanay sa bisita. Yung anak naman, nay, nay, nay. Diba? Wiki na, hindi namin pwedeng gawin yan. Lagot ka pag alis ng bisita. Kaya ayaw, kaya tahimik. Ngayon, wala eh. Tanong ko lang talaga, bakit wala na po bang Good Samaritan sa atin? Kasi talaga naawa ko doon sa matanda, mga binatilyo, pinagtutulungan yung matanda, inaagawan. Tapos yung mga mama, naglalakad lang. Ano yan? Diba? Takot kayo doon sa mga binatilyo? Bibi Soriano, Las Vegas, hindi na pwedeng huminto ngayon kapag narinig. Kapag narinig ang bayang magiliw dahil maraming cellphone na pwedeng magpatugtog sa mga loko-loko. Excelsa, Monreal. Yes, Ma'am Nancy, dapat po talaga ay maturuan ang mga kabataan na pagmamahal at sa bansa at sa watawat natin. Wala na po yun sa ngayon. Yun nga, kakaawa. So maraming salamat mga kababayan and unang first day ito ng ngayong week. I will see you po again tomorrow. Maraming salamat po sa mga nandito, yung ating mga moderator. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo at tingnan natin ang susunod na kamalata. Si Lenny magkakaso pagkatapos doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Si BBM ang ating DA secretary for now. At si Mayor Sara na naman. Vice President Sara Duterte.